Hindi ko aakalain na gagawin talaga ni Sander yung mga sinabi niya sa akin. Hanggang ngayon, tila ba naririnig ko rin yung katagang binitiwan niya? I love you, my beloved Shania. Parang walang paglagyan ang saya ko na nararamdaman ngayon. Parang kailan lamang halos patayin niya ako sa masamang tingin. Halos paliguan niya ako ng masasakit na salita. At kulang na lamang pilipitin niyang leeg ko sa sobrang inis. Ngunit ngayon, heto siya. Hawak ang kamay ko habang pareho kami nakatanaw sa kapatagan. Ninanam namang sandali na magkasama kami rito sa rancho. Hindi ko alam kung hanggang kailan kaming ganito, kung may patutunguhan ba ito, at kung kami na ba hanggang sa dulo. Pero isa lamang alam ko, mahal ko si Sandler at mananatiling mahal ko kahit mahirap at imposible. Sana laging ganito. Lumingon ako sa kanya nang sabihin niya iyon. Pareho ba kami ng gusto? Ang tumigil ang oras at magkasama lamang kami. Bakit? Tanong ko sa kanya. Ang kamay niyang nakahawak sa kamay ko, ngayon ay nakayakap niya sa akin. Mahigpit na para bang hindi ako pakakawalan pa. I wanted to stay like this. No pressure, no problems, no stress. Wala akong inahabol na oras para sa mga deadline ng trabaho. Walang dapat na patunayan at alalahanin. Higit sa lahat, masaya at kontento. Kasi narito ka, kasama kita. Yakap. Sapat na sa akin ang ganito. Simple at payapa, basta't kasama lamang kita. Mahabang sagot niya na nagbigay sa akin ng samot-saring emosyon. Hindi ko inaasahan na ganito pala kasarap sa pakiramdam ang mahalin ng taong akala ko'y hanggang sa ilusyon na lamang. Akala ko'y papangarapin ko na lamang siya habang buhay. Napansinin ako, nakilalanin ako at tanggapin. At higit sa lahat ay mangarap na magkasama. Hindi ko na malayang may luha na pala ako sa mga mata habang nakasandig ang ulo ko sa dibdib niya. I wiped my tears and took a deep breath. Hindi naman siguro masama maging maramot kahit minsan lang, hindi ba? Wala sa loob kong tanong sa kanya. Depende, bakit naman? Kuryosong tanong niya. Gusto kasi kitang ipagdamot. Gusto kong sa akin ka lang, hindi ka lilingon sa iba. Hindi mo papansinin ng iba. At higit sa lahat, hindi mo alalahanin na nakaraan yun ni Zelda. Mahabang sagot ko, at sa pagkakataong ito, kumalas na ako ng yakap sa kanya. Pinakatitigan ko siya habang nag-uunahang tumulo ang luha ko na pinupunasan niya naman. Sabi ko nga sa sarili ko dati, okay na ako. Masaya. Pero ipokrita ako may tuturing kung sasabihin kong hindi na ako nakakaramdam ng selos kay Zelda. Sinabi rin niya sa akin na hindi na naman muling pag-uusapan ang nakaraan niya, kasama na rin si Zelda. Pero hindi ko maiwasan na isatinig lahat ng nararamdaman kong selos. Pakiramdam ko'y hindi ko na kayang ibigay at padama sa'yo ang pagmamahal ni Zelda noon. Pakiramdam ko hindi ako sapat. Karapat dapat ba ako? Mapapasaya ba kita tulad ng kung paano kanya pinasaya dati? May bibigay ko ba sa'yo ang lahat? Tulad ng kung paano binigay sa'yo ang buong mundo niya? Maalagaan ba kita tulad ng pag-aalaga niya sa'yo? Napahinto ako nang bigla niya akong yakapin ng mahigpit. Pero nagpatuloy pa rin ako. Sandler, hindi ako perpekto. Wala akong talento. Hindi ko alam kung saan ako magaling. Pero sa halos lahat yata'y mahina ako. Hindi ako ang tipo ng babaeng dapat ipagmalaki. Kasi wala pa ako napatunayan. Ang dami kong isyo sa buhay. Madrama, OA, nakakainis at hindi nakakatuwa. Muli akong kumalas sa pagkakayakap niya at tumingin ulit sa kanya. Sa kabila ng lahat ng iyon, kaya mo pa rin ba akong tanggapin? Seryosong tanong ko. He kissed my forehead and hugged me even tighter. I told you, wala kang dapat na gawin. Wala kang dapat patunayan. Hindi mo dapat na ikumpara ang sarili mo sa kahit na kanino. Kahit kay Zelda, iba siya at iba ka. Normal lamang na makaramdam ka ng selos, sakit. At normal lamang din na questionin mo ang sarili mo. Pero hindi mababago nun ang nararamdaman ko para sa'yo. He said, then gave me a quick kiss on my lips. I love you, and I will love you. Hanggang sa huling pahina ng kwento na ito. Dagdag pa niya na ikinatawa ko na sobra. Aasa ako sa mga salitang binitawan niya. Panghahawakan ko ang mga pangako niya. Dahil siya lang din ang gusto kong makasama hanggang sa huling pahina. Let's make it official then? I ask. Nakakahiyaman, ngunit ayaw ko na may umeksena pa sa love life naming dalawa. Ayaw kong dumating ang araw na bigla na lang maisip niya na
hindi pala talaga akong gusto niya. Kaya ngayon pa lang, babakuran ko na. Mamarahan ko na para masabi kong teritoryo ko ito at ako lamang ang may karapatan. Kahit naman ayaw mo, wala ka na magagawa. He smiled at me and then continued. I'm a very possessive guy, Shania. Kung ano ang akin ay akin lang. At ngayon pa lamang sinasabi ko na sa iyong bawal kang tumingin sa iba. Dapat ako lang ang titingnan mo. Ako lang ang makikita mo. Ako lang ang pinakagwapong... Hindi ba kakapalanan na mukha yung pinapairal mo niyan? Kunot noong tanong ko sa kanya. Nang sabihin niyang possessive siya, tanggap ko na. Pero yung mga sumunod, parang malabo na yata. Paanong dapat na siya lamang ang titingnan ko at nakikita ko gayong malikot ang mata ko? Natural na mahahakita at mahakita ko ng ibang tao, bagay o kahit na nga bahayop. If I let you experience a kiss, would you pass out again? Bali walang tanong niya. Ni hindi niya na nga sinagot ang tanong ko. Pero ano daw? Kiss? Ano na naman yun? Para saan yun? Utal kong tanong. Hindi naman siguro masamang itanong, hindi ba? Sabi niya naman magtanong ako sa kanya kapag hindi ko alam. Nothing. I'm your... Ano bang problema? Halik lang naman ah. Bali walang tanong ko bago siya hinalikan sa labi. Maybe he wants to kiss me. Ano masama dun? So I kissed him. He is my boyfriend anyway. But then I got shocked on his reaction. He pulled me closer to him and hugged me even tighter. I thought he will just kiss me too, the way I kissed him. But I was wrong, because he held my face with his right hand while his left hand on my waist for support. His kisses were gentle at first, soft and relaxing, until it became wild and fast and deep, and I cannot hardly breathe. His hand is on my nape now, guiding me to move just like what he did. But I was stunned, too clouded in what is going on. It was my first time. First experience to be kissed like this. Sander, tuloy-tuloy lamang siya sa ginagawa niya. Habang ako naman, parang naistatwa sa kinatatayuan ko. Halos manginig na rin ang tuhod ko nang dahil sa ginawa niya sa akin. I cannot breathe. I cannot think properly. Sandler, muli kong wika sa pangalan niya. Kahit nga ako hindi ko marinig ang sarili kong tinig, nadadala ako sa yakap at halik niya. Natutupok ako sa init na hatid ng katawan niya. Halik lamang ba ito? Sandler, hey! Muli kong tawag sa kanya, ngunit abala siya sa ginagawa niya. Ngayon ay nasa leeg ko na mga labi niya. Humahalik, banayad na kumakagat habang humahaplos ang palad niya sa akin. Pakiramdam ko'y unti-unti na rin akong nawawala sa katinuan. Tila ba dahan-dahan na ako nalulunod at hindi na makakaahon pa. Pero natatakot ako. Sandler! I did not mean to shout and sob, but then he stopped the moment he heard me. I'm sorry. Nadala ako na nararamdaman ko. Naiintindihan ko, Sandler. Hindi ako galit, pero natatakot ako. He hugged me tighter and kissed the top of my head. Sorry, love. I did not mean to scare you. Halos pabulong na niyang sabi habang hinahagod ang likod ko. Yumakap din ako na mahigpit sa kanya habang nakasandal ang ulo ko sa dibdib niya. Rinig at dama ko ang malakas na pintig noon. Tulad ko, kinakabahan din kaya siya? You and Zelda, did you... No, I respect her, and so are you. I love you, Shania. Hindi ako gagawa ng bagay na ikakatakot at kapapahamak mo. Pangako. He answered, and with that, I feel at ease. Calm, protected, and love. Come on! Kumalas ako sa pagkakayakap niya bago inilahad ang kamay ko sa kanya. Hold my hand! Giit ko pa. Nakangiting hinawakan niya naman ang kamay ko kahit na nga babaka sa mukha niya ang pagtataka. Do you trust me? Seryosong tanong ko. With all my life, he answered. I'm gonna show you something. Hurry up! Matapos kong sabihin yun, sumakay na ako kay Thunder, ang Black Stallion na dala ko, habang siya naman ay kay Sky. Nagpaturo siya sa aking mga bayo, ngunit dahil hindi pa sapat ang kaalaman niya sa pagpatakbo noon, kailangan ko pa munang hawakan ang renda ni Sky upang maglakad lang. So far, ito na yata ang pinakamasayang araw na kasama ko siya rito sa rancho. Kaya naman dadalhin ko siya sa natatago nitong paraiso.
Makalipas ang 10 minutong paglalakbay sa kay ng kabayo, narinig ko na ang paglaslaslas ng falls. Daig ko patuloy ang batang nakawala sa lungga dahil sa sobrang saya. Ngayon na lamang kasi ulit ako nakarating dito. Ang falls din na iyon ay makikita sa gitna ng asyenda na siyang humahati sa pagitan ng Rancho Mercado at Rancho Avila. Madalas kami doon ni Zelda noong mga bata pa kami. Hindi rin yun pinapabayaan ng mga namamahala rito sa buong asyenda. Itinuring din namin itong paraiso, ngunit walang sino man ang pumupunta dito maliban sa amin at ang mga katiwalang narito din at si Vanya. Do you hear that? Nakangiting tanong ko kay Sandler na nasa gawing likuran ko. Bumaba ako sa pagkakasakay kay Thunder bago tinali siya sa puno ng mangga. Ganoon din ang ginawa ni Sandler na seryosong tinitingnan kung paano ko tinatali ang renda ni Thunder sa puno. Ano yun? Ilog? Batis? Kuryosong tanong niya sa akin. I just smiled and winked. Nauna na ako naglakad papunta sa falls na habang palapit ng palapit ay mas lalong lumalakas ang lagaslas na to. Hey, wait for me! Nagulat pa ako nang hagitin ni Sander ang bewang ko at inila palapit sa kanya. Can I marry you now? Tanong niya na nagpabilis ng tibok ng dibdib ko. Nang makarating kami sa falls, walang sabi-sabing tumalo na ako at sumisid palayo. Hanggang ngayon, nasa isip ko pa rin ang iniwang tanong sa akin. Ni Sandler, nagbibiro ba siya? Sinadya ko siyang iwasan kaya naman naligo na ako kaagad. Hindi ko kasi alam kung ano bang isasagot ko sa kanya. Para kasing napakabilis na mga pangyayari. Hindi naman sa ayaw ko, pero kasi nakakatakot ang sumubok. Nakakatakot sumugal. Shanaya! Buntik pa akong tumili nang mula sa likuran ko ay muling hinigit ni Sandler ang bewang ko. Para kang sirena kung lumungoy. Giit niya pa. Hindi ko maiwasang mapatitig ng matagal sa mukha niya. He looked so hot and handsome. His hair was dripping wet. His golden brown eyes makes me shiver whenever he stares at me. And his lips? Wow! Bakit ba ang gwapo niya sa paningin ko? Earth to my love, are you still there? Nakangiting tanong niya. I love you. Wala sa loob na naiusal ko iyon. Saka lamang din ako natauhan at tila nagising sa malalim na panaginip nang ngumiti siya at sinabing mas mahal kita. And just like a movie, he lowered his lips onto mine. I thought he just wanted to give me a quick kiss, but then he held my nape and deepened the kiss. It was passionate, full of love, feelings and emotions. Yes, I love this man. And I will love him until the end. Muli, lumapat ang mga labi ni Sander at bukal sa loob na tinugon ko iyon. Hindi ko na rin alam kung paano at kailan. Basta't natagpuan ko na lamang ang sarili kong nakahiga na ngayon sa isang malapad na bato. I love you, Shanaya, but I cannot do it. Sorry, I did not mean to scare you again. Bulong niya sa akin bago humiga sa tabi ko. Hindi naman ako natakot. Hindi niya ako tinatakot. Oo nga at bago sa akin ang ganitong pakiramdam, pero gusto kong punan ng pagmamahal na ibinibigay niya. I touched his face while his eyes were closed. I leaned closer to him and gave him a kiss. Naramdaman ko pang bahagyang gulat niya dahil sa ginawa ko. I am not scared and you are not scary. Matapos kong sabihin yon, akmang tatayo na sana ako. Ngunit tinatak niya ako pabalik, dahilan upang mapahigang muli sa tabi niya. Ngunit napakabilis ng pangyayari at ang dahil sa ginawa kong iyon, natagpuan ko lang ang sarili kong tumutugon sa mainit niyang halik. Dahil sa ginawa ni Shanaya, hindi na nila napigilan ang kanilang mga nararamdaman. May nangyari sa kanila ni Sandler. Matapos kong ibalik ang lahat ng damit ni Shanaya sa katawan niya, napabuntong hininga na lamang ako. As usual, she passed out again. Hindi ko tuloy alam kung paano kami uuwing dalawa. I don't know how to ride a horse, and I don't bring my phone with me. Hey, love, wake up! Tinabi ko pa ng bahagya ang mukha niya. She is still beautiful even if she passed out. Her body have lots of red marks. Nakagagawan ko rin naman. Damn! Bakit ba kasi nadarang ako sa kanya? Though hindi ko naman pinagsisisihan iyon, pakakasalan ko pa siya kahit sa ang simbahan niya gusto. Kahit ngayon din kung papayag siya. Shanaya, wake up! Giit ko pa at inalog ang balikat niya. Ngunit ganun na lang ang pagtatako ko nang mapansin na nanginginig siya. Hey, Shanaya,
Are you okay? Wake up! Malakas kong sambit. Nakaramdam ako ng kaba, lalo na nang tumindi ang panginig niya. Hey baby, you scared the hell out of me. Kulang na lamang, sigawan ko siya. But she did not open her eyes. It's so cold. Nanginginig na usal niya. She's trembling, and when I touch her face again, she's hot. What the? Sa sobrang taranta ko, binuhat ko na siya at wala nang pakialam na iniwan ng mga kabayong nakatali. Hindi naman kalayuan tong falls sa pinuntahan namin. Kaya lang hindi maganda ang daan. Madamo at may baku-baku. Idagdag pang hindi patag ang dadaanan. Hold on love, we're almost there. Bulong ko habang lakad takpong buhat siya. Bakit ba kasi siya nahimatay? At bakit ngayon parang may lagnat siya? Ganun ba talaga kapag first time? Ilang minuto pa ay natanaw ko na ang mansyon nila. Thanks God! Malakas na usal ko sa aking sarili. Nang malapit na ako sa pinto, sinisigaw ko na ang pangalan ni Vanya. But that weird woman won't hear me. Kaya naman nakapasok ay agad kong inihiga sa Shania sa couch, kahit na nga babasang-basang damit niya. Ano nangyari dyan? Tanong ni Vanya, na bigla na lamang sumulpot na hindi ko man lang namalayan. Hindi ko siya pinansin at tuloy-tuloy lamang nagdial sa telepono upang tumawag ng doktor. Because I think Shania was sick. She have fever, but I just don't know why. Napasma kaya siya kanina sa biglang pagligo niya? Why? Napasma? Ala, bakit may lagnat to? Anong ginawa niyo? San ba kayo nanggaling? Sunod-sunod pang tanong ni Vanya. Nahawa yata sa'yo si Shania. Giit niya pa. Nagpunta lang kami sa falls, tapos naligo. Pagkatapos nun, nawalan siya ng malay. Pagpapaliwanag ko naman. I skipped the part that we made love. Dahil baka kapag pati iyon ay sasabihin ko, baka bigla akong patay ni Vanya. Tinawag naman ni Vanya ang mayordoma ni Shania bago pinalipat sa Shania sa silid nito. Habang ako naman ay nagdesisyon na munang maligo upang makapagpalit na rin ng damit. Habang nasa shower ako, hindi ko mapigilang isipin ang nangyari sa amin ni Shania kanina. Pero natatakot siya sa nangyari sa dalaga. I also felt like I'm the luckiest person alive, knowing that Shania is still innocent at all. I'm really in love with my beautiful Shania. Usal ko sa aking sarili. Nang matapos ako'y kaagad na pumunta ako sa salid na Shania, na hanggang ngayon ay tulog pa. Well, Vanya, she was seriously staring at Shania's face and body. Hoy lalaki, halika nga rito. Tawag niya sa akin, kasabay ng pagkumpas ng kamay na hudyat upang palapitin ako. Anong problema mo? Maangkong tanong naman sa kanya. May ginawa ba kayong kababalaghan ni Shania? Kuryosong tanong niya na nagpakunot ng noo ko. Hindi naman ako nakasagot kaagad dahil hindi ko alam kung anong kababalaghan ba ang tinutukoy niya. What do you mean about kababalaghan? Balik tanong ko rin sa kanya. Hindi naman ako tulad nila na kulang lamang katayin ako ng buhay na nagkasakit ako. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Sander. Nakita ko ang mga kulay pula sa leeg, balikat na Shania. Malay ko ba kung hanggang saan umabot yung makasalanang bibig mo? Baka pati singit ng gagang to may kulay. Pulang marka rin. Mahaba at sunod-sunod na nita niya na halos ikapulan ang buong mukha ko. Ganito ba talaga kabulgar ang bibig ng babaeng to? Sasabihin niya gusto niyang sabihin ng walang kaabog-abog. Umamin ka! Nagtutot na kayo, no? Dagdag niya pa bago ako pinandakayan ng mga mata. What do you mean, nagtutot? Maang natanong ko naman sa kanya. Duh! Sander, gusto mo ba talaga ipangalandakan ko? Muli niyang tanong. Napahilot na lamang ako sa sentido ko at tumango dahil alam ko naman na ipipilit niya pa rin ang gusto niya at hindi ako maninalo sa kawirdahan niya. Nang makita niya ang pagtango ko, katakot-takot at tili ang pinakawalan niya. What the? Kulang na lang mabasag ang eardrums ko sa tindi ng tinis ng boses niya. Akala ko naman kung anong sasabihin at magiging reaksyon niya. Wow! Magkakaroon na ako kagad ng pamangkin! Giit niya pa. What the hell, Vanya? Kailangan ko pa bang ipukwento pati yan sa'yo? Asar na tanong ko. Nang hindi siya sumagot ay lumapit ako kay Shania. Umaasa ako magigising na siya dahil kailangan ko nang bumalik sa Manila. Marami pa kasi ako na iwang trabaho doon at higit sa lahat kailangan ko pantuparin ang pangako ko sa aman Shania.
Do you really love my cousin? Sa pagkakataong ito, seryoso na siya at nakatitig pa sa akin ang tanongin niya iyon. Mahal na mahal, Vanya. Sagot ko sa kanya bago bumaling sa natutulog na sa Shania. I love her so much. I can and I will do everything for her. Hindi ako mangangakong hindi ko siya sasaktan. Pero pangakong sa susunod na luluha siya ay dahil sa labis na ligaya. Seryosong dagdag ko pa. Minsan na ako nagmahal ng sobra noon. Pero ang pagmamahal kong iyon ay para kay Zelda. Nahigitan ang pagmamahal ko ngayon para kay Shania. Sa pagkakataong ito, hindi ko na muling pakakawalan ang taong minamahal ko ngayon na siyang bumuo sa akin at nagturo kung paano ang umusad pasulong upang matutunang tanggapin ang sakit ng laraan at yakapin ang magandang hatid ng panibagong bukas. Vanya, hindi na ako maaaring magtagal pa. Kailangan ko nang bumalik sa Maynila dahil marami ako na iwan trabaho roon. Kailangan kong paghanda ng future namin sa Naya. Seryoso kong tiningnan si Vanya. Na ngayon naman ay para nakatingin lamang sa kawalan. Hindi ko mabasa ang emosyon na kabadha sa mukha niya. Ngunit alam kong narinig niya ako at naintindihan. Sige, ako na ang bahala kay Shania. Sasabihin ko na lamang din na umalis ka na pagkagising niya. And don't worry, susunod din naman kami kaagad. Seryoso pa rin sagot niya. At akmang lalabas na sana ako nang muli niya akong tinawag. Dahilan upang mapahinto ako muli at mapatingin sa kanya. Pakiusap. Sana'y mahalin mong pinsan ko higit pa sa unang pag-ibig mo. Irespeto mong desisyon niya sa lahat ng oras. Ipalasap mo sa kanya ang kalayaan at kasiyahan na matagal na niyang hinahangad. Protektahan mo siya sa lahat ng uri o klase ng sakit at kapahamakan. Shania deserves someone who can move heaven and earth just to be with her. And I believe na ikaw yun. Sana'y huwag mo siyang saktan. Siya lang nag-iisa kong pinsan at mahal ko siya. Masaya kung iiwan siya sa mga kamay mo. Dahil alam ko, mabuti kang tao. Mahaba niyang saad bago ako nganitian na umabot pa sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung bakit, pero tila may nais ipahiwatig si Vanya sa mga katagang binitiwan niya. Nakaramdaman ako ng ilang, ngunit sa kabila noon ay masaya pa rin ako. Dahil isang malaking bagay na para sa akin na malaman kong tanggap ako ng taong mahalaga rin sa babaeng mahal ko. With that, I just said thank you to Vanya and leave with a smile on my face. At dito na po nagtatapos ang part 70 ng aking kwento. Samahan niyo po ako muli sa susunod na kabanata. Maraming salamat at ingat tayong lahat!